What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video na ngayon ay naandito tayo sa Barangay San Miguel. Tapos kakausapin natin yung ilan sa kanila kung bakit si Bico Soto ang mayor nila. Kaya naman, para mas malaman nyo ang buong detalye, let's all watch this. Hi Madam, kamusta? Ikaw yung isa sa may pinakamagandang placard dito na nakita ko sa Cocos. Ganyan ang tanong ko sa iyo, bakit si Bico Soto ang mayor mo? Eh kasi po, nung una pa lang siyang tumakbo, nasa kanya na pa ako, ako na po ang leader niya. Mm-mm. At saka gusto ko po ang plataforma niya. Mm-mm. Na pagbabago sa Pasig. Ngayon po, nakaupo na siya. Lahat naman po nagawa niya na nagbago naman po ang pamumuhay namin, gawa ng hindi korupsyon ang inairal niya. Tapos si Mayor Bico pumupunta po talaga sa mga bahay-bahayan. Iniikot po talaga niya yung mga problema ng mga tao. Pag pumunta ka po sa City Hall, kahit harangan ba po ako ng mga security guard, kung gusto ko siyang makita, pumapasok po talaga ako, walang makaharang sa akin. Ay, iba, kaya, ang lakas naman ni Ate Girl. Kaya si Mayor, kilalang-kilala na po ako ni Mayor. Anong programa ni Mayor Bico ang pinaka nagustuhan mo, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Yung programa niya na pinatupad dito sa Pasig, kasi kami po ay mahihirap lamang. Ngayon po, yung nagbigayan ng SAP, yun po, nakatulong po siya sa pandemya. Kasi po kami, nakatanggap po kami ng SAP. Sa kaming mga magpapamilya at lubos na lahat, mga taga-usang kumpong din po, ay nakatanggap rin po. Wow, ano naman ang masasabi mo ngayon kay Mayor Bico? Si Mayor Bico, pogi pa rin. Tumaba siya. At yung sinasabi niya, sana po manalo pa rin siya para mapagpatuloy pa rin niya ang kanyang sinimulang pagbabago. Okay, sa mga Pasigueñong butante, ano naman masasabi mo sa kanila? Oh, yung mga taga-Pasig na butante, huwag mo kayong ibuto nyo straight si Mayor Bico at saka yung mga kasama niya po sa konseyo para tuloy-tuloy ang pagbabago. At si Rina Limpiada, solid Bico po tayo. Yes! Ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Corazon Labrador. Parang tanong ko po sa inyo, bakit si Bico Soto ang mayor mo? Dahil si Mayor ay nakikita namin malaki ang takot niya sa Diyos. Una yon. Pangalawa, ang transparency. Pangatlo po, talagang makita mo sa kanya ang pantay-pantay na pagservisyo po. Yun lang po. Ako si Corazon Labrador sa Loherco Compound. Solid Bico Soto ako, Giting Pasig. Yeah! Bakit si Bico Soto ang mayor mo? Siyempre, doon namin na yung pagbabago na sa Pasig. Yes. Anong klaseng pagbabago yung nakita mo nang naupo si Mayor Bico? Lahat ng ng Pasigueño nararamdaman namin. Pribilehiyo. Lahat ng pribilehiyo. Yes, nung panahon ng pandemya, anong mga programa ang nagustuhan mo sa ginawa niya? Marami po. Katulad ng, sabi mo madami, di ba? Lahat na po sa mga bata, yung tablet. Tulad ko po, may tatlo akong estudyante, lahat po sila nabigyan. Nang? Ng tablet. One tablet per student, opo. Malaking tulong ba yun sa'yo? Opo, malaking tulong po. Okay, so ano naman ang masasabi mo si Mayor Bico kung makakaharap mo ulit siya ngayon? Mayor, ikaw ang number one sa akin. Kilig na kilig. At sa mga butanteng Pasigueño naman, anong masasabi mo? Mga kababayan ko, Mayor Bico na po tayo. Christy Cedron, Bico, solid Bico Soto ako. Magandang araw po, tita. Ano pong pangalan nila? Si Osang Losanta po. Ako po ay presidente ng Osang Compound. Ah, kaya sa'yo pala sinunod ang compound. Ngayon po ang tanong ko sa'yo, bakit si Bico Soto ang mayor mo? Kasi si Bico Soto na po ang mayor ko. Dati po talaga ako kay Mayor Bobby. Ngayon, nakita ko naman po yung pamamalakan ni Mayor Bico na maganda. Para po talaga rin siya sa mga mahihirap. Hindi po sa lapitan, madali lang po lapitan siya. Kaya po, nag-decide po ako at ang aking pamilya na
sa kanya na po kami, pati po yung akin na sasakupan. Talaga, kasi ay ibig sabihin, naman kasi yung compound ninyo, talagang solid Bicol Soto. Oo, wow, galing yung officialist ko ito. Galing naman. Kasi nakikita namin, lalo na sa mga kabataan, nung ng pandemic, may mga ayaw na kami dito. Yung sa kabataan, ano, libre tablet. Saan pa kami? Saan ka pa? Nakita namin lahat ang tulong niya sa buong Pasigino. Na yung lahat ba na pangangailangan na rin ng tao, kahit sa konting ano din, na at least natutugunan niya. Okay, ngayon ma'am, kung makakausap mo ngayon si Mayor Bico, ano po ang gusto mong sabihin sa kanya? Mayor Bico Soto, sa'yo na po kami. Parang naiiyak ka dyan sa part na yan. Maluha-luha ka pa sa pagsasabi ng ganyan. Kasi po, natutulungan mo po ang lahat na mga mahihirap. Hindi po kami nahihirap. Lalo na po nung nag-apply po kami ng kuryente. Talaga? Dati po, nahihirapan po kami nag-apply ng kuryente. Nung umupo po kayo, saglit na lang po kami nag-apply ng kuryente. Nabigyan na po kaagad kami ng kuryente. Wow. At sa ngayon, may nag-a-apply pa po dito ng kuryente. Sana po ay hindi na rin po sila mahihirapan. Sila lahat. Kuryente at saka tubig po namin. Okay. Hindi po sila mahihirapan. Yung huli pong mag-a-apply ngayon. Sana po pag nakaupo ka uli, hindi ka po magbabago sa mga mahihirap. Sa lahat po ng mga Pasiginyong butante, nakikiusap po ako. Nakikita nyo naman po yung ano po ni Mayor Bico Soto, yung pamamalakan niya po sa Pasig. Nakikita nyo naman po na maayos naman po. Ngayon po, nakikiusap ako na sana po ay ibuto natin sa mga. Ako po si Rosana Lusanta, presidente po ng Usang Compound. Kami po ay sa Usang Compound, solid Bico Soto po kami. Yehey! Jorlyn Lobinco, tama. So, ang tanong ko sa'yo, bakit si Bico Soto ang mayor mo? Nakikita ko po kay Mayor Bico ay hindi po siya yung makipagkapwa po siya at saka ano, mabait po si Mayor Bico. At sa, kung si, kahit sino man po, kalaban man po niya yung nakaharap, pero pantay din po yung pagtingin niya sa tao. Okay, bilang isang magulang, kayo po ay taga San Miguel, tama? Okay, ano po ang nagawa ni Mayor Bico sa pamilya ninyo? Or mismo dito sa Pasig City? Na nagustuhan ninyo? Sa scholar po. Scholar po yung anak ko. Wow! So isa yung anak mo sa 20,000 scholars? Opo. So ano po ang masasabi mo sa kanya? Napapasalamat po kay Mayor Bico dahil malaking tulong din po sa amin yun, yung scholarship po na yun. At sa pag-aaral po ng aking anak. Ako po si Jorlyn I. Lobinco, taga Loherco Compound, San Miguel, Pasig City. Solid Bico, Giting, Pasig. Oh. Hello, madam. Ano pong pangalan mo? Jenny po. Jenny. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa, bakit si Bico Soto ang mayor ninyo? Kasi magaling na mayor po siya at saka magaling siyang mamuno ng bayan. Naramdaman natin agad yung kanina. Naramdaman niyo na yung pagbabago niyo. Ano bang klaseng pagbabago yung naramdaman mo? Kagaya noong araw kasi, noong iba pa, pag hindi ka kasama sa asosasyon, wala kang matatanggap. Bayong-bayong po. Pagka hindi ka, kunyari, membro ng, pag hindi ka membro ng mga asosasyon, ganyan, basta wala ka. Pag hindi ka butante, wala ka rin matatanggap. Okay. Pero ngayon, ang pinakamalaking pagbabago, yung kay butante ka, kay hindi basta taga-Pasig ka, anti-mano makatanggap. Okay. Ikaw naman, Nay, sa tingin mo, ano ang pinakamagandang proyekto na nagawa ni Mayor Bico na talagang nakita mo yung pagbabago sa kanya? Sa mga scholar po, kagaya sa amin din ng mga senior po. O, di ba? Lahat kami po, inaano na, kagaya sa ito, nabigyan kami ng anong senior sa land bank po. Senior card. Opo. At saka yung 65 pataas po, mayroon ng buwan-buwan na nakukuha sa opisina ni Mayor sa may senior. Okay. Kayo na, kayo po ang president dito. Opo. Okay, bilang president ng asosasyon ba?
Diba? So ano naman ang masasabi nyo kay Mayor Bico naman? Ang masasabi ko po kay Mayor Bico, siya po yung napakagaling na mayor. Saka mabait po siya, matulungin. At marami na po siya natulungan dito sa lugar namin. Sana suportahan pa rin si Mayor Bico dahil siya lang yung mayor na masipag. Isipin mo, nung time ng pandemic, yung walang SAP doon sa nasyonal, siya po ang mayor na nagbigay ng 8,000 para doon sa mamamayan na hindi nakasali sa SAP. Siya, napakagaling po kasi kung ibang mayor, hindi po yung gagawin. Siya lang po. Okay, ikaw naman, madam. Malamang may estudyante kang anak, ano? So, ano ang nagawa ni Mayor Bico katulad sa estudyante ninyong mga anak sa kanilang pag-aaral? Katulad po nung, ano po, nung tablet. Mm-mm. At malaking tulong po yun sa mga bata. Kasi, ilan po ba ang anak mo, Nay? Ano po, isa lang po, pero may apo po ako, tatlo. Sabay-sabay po yun sila nabigyan ng tablet. At saka po, talagang kailangan si Mayor Bico pa rin. Nung kapanahonan po niya, nanangampanya po kami. Naranasan po namin na binabato kami. Noong time po na nasa kumilik po, ako po yung naiwan. 2 days po ako, nasira kami po yung... Kami po yung ano, watcher noon. Watcher po namin siya. Watcher po kami. Noong unang pasok, dito sa... Dito sa ano, Riverdale lang po ang tumanggap kay Mayor. Ha, so nung unang-unang campaign nila, kayong mga taga San Miguel lang na Riverdale ang tumanggap. Noong unang pasok ni Mayor, silang dalawa ni Congressman. So talagang talagang sulit po kami. Okay. So ako si Gina Pastor na taga Pasig, San Miguel. Gina Pastor, tama. Ngayon ang tanong ko rin sa iyo. Ang tanong ko rin sa iyo ay bakit si Bico Soto ang mayor mo? Si Mayor Bico kasi ano, matapat siyang mayor at saka hindi siya nakikilala sa mga kalaban niya. Kung ano siyang mayor pa rin siyang tumutugon sa mga tao. At saka isa ako sa eskola ng anak ko para sa kanya. Ang pagbabago ng eskola, napakalaki para nung itumakbo siya naging mayor. Okay. Kaya mas magandang ano, mayor pa rin dito, pa rin tayo. Okay, ang tanong ko po sa iyo, bakit si Bico Soto ang mayor mo? Si Bico, marami nagawa at napatunayan. Magmula siya ng umupo ay malaki naging pondo ng ating sa Pasig. At dapat si Bico ang ating imboto muli, parang lalong umundal pa ang Pasig. At ito ay magiging number one sa pinaka-richest ng siyudad sa buong bansa. Okay, ano pong masasabi mo kay Mayor Bico kung makakaharap ko siya ngayon? Mayor, masasabi ko lang sa'yo, sana gold health, sana patubayan ka pa ng Diyos. Dahil bibirang Bico ang dumating sa Pasig na masigasig at nasa sinong mayor niya? Bico! Sinong mayor niya?